Hey guys, it's me, J. Gregorio here, and I just want to create this video dun sa experience na nangyari at natutunan ko sa nakalipas na 3 araw na ginawa ng Voice Box events sa Level Up Leadership 2.0. Okay, so ito yung pinaka workbook namin sa loob ng 3 araw, at dito kami naglagay ng lahat ng mga notes na natutunan namin. Kumbaga, ito yung susundan na lang namin. Nandito na lahat ng mga kailangan namin, kung ano yung mga dapat namin gawin on building, growing your business, handling yung mga tao mo, no, paano mo pa ile-level up yung sarili mo. So this is a guide, a workbook na pwede mong sundan. Alam mo ba yung pinaka realization talaga at pinaka mahalaga sa lahat na natutunan ko doon? Isa, sobrang dami, okay, na mga lesson na napag-usapan for the past 3 days about clarity, about commitment, about culture, continuity, challenges. So ang dami. But ang pinaka-importante, no, sa growth na meron na mangyayari sa business mo is yung acceptance, no? Acceptance and forgiveness, no, sa mga bagay na akala mo before na talagang mahirap gawin. Okay, mahirap talaga na magpatawad, especially kung may mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo or possible sarili mo rin. Okay? Kaya hindi ka makawala doon sa tinatawag na comfort zone, or hindi mo mai-unleash yung potential na meron ka. And I believe lahat tayo na merong kanya-kanyang potential. Alam ni Lord 'yon. Okay? Alam ni Lord yung capability mo. Okay? Alam ni Lord na yung potential natin. Sabi nga is limitless. Ibig sabihin, our potential is limitless. So nasa sayo na lang talaga kung ikaw yung maglilimit sa sarili mo sa mga bagay-bagay na tingin mo na hindi mo kayang magawa. Tingin mo na parang nagdududa ka sa sarili mo na baka hindi para sa akin to, baka hindi ako capable sa mga bagay na to. And I believe, no, isa sa mga natutunan ko rin doon is you are capable. You are capable na talagang magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. And sobrang daming realization, pagdating sa clarity, definition of success. Kay natutunan ko yung kay Sir Jason De La Rosa. So napaka humble na entrepreneur, sobrang inspiring yung story niya, sobrang blessed ako na naka-attend talaga, na natutunan yung practical, no? Yung practical na principle at pananaw niya as an entrepreneur. And sobrang priceless para sa akin na nakapag-share siya dun sa event. And also kay Sir Nico Cruz, ayan, sobrang valuable yung mga na-share niyang experience para ma-avoid mo yung mga dapat na hindi mo nadaanan. Journey natin as an entrepreneur, as a business owner, yung mga failures, challenges, problems is a part of your process. Okay? Process lang yun. But ang pinaka-importante doon sa natutunan ko is yung experience. Experience na mag-succeed ka man or hindi, it's okay. Pero ang pinaka-mahalaga doon yung experience. Ano ba yung natutunan mo? Ano ba yung na-realize mo during those time na talagang parang hirap na hirap ka na, during those time na talagang parang hindi mo na kaya? Okay? Ano yung experience? Okay, ang magtuturo sa'yo is experience. Not the journey, it's a process, but yung experience talaga na talagang sobrang makakatulong sa'yo, no? Kung ano yung mga next move, next step na gagawin mo. Okay? And also, sa facilitator namin for the past 3 days na nangyari sa event, sa Leadership Level Up, na si The Josh. Thank you so much, Coach Josh, sa sobrang dedication, passion, and desire na talagang makapagbago ng buhay ng mga tao. Hindi lang talaga focusing on leadership. Leadership is a foundation talaga para matuto tayo kung paano natin ililid. Una, sarili natin. Okay? Pangalawa, yung mga tao na nasa atin. Paano natin sila mai-influence? Di ba? Paano natin mai-empower yung mga taong nasa paligid natin, kung saan ka man. Okay? Kung nasa trabaho ka, or kung meron kang business yung mga tao mo. Or if you have a following, or kung sino man yung nasa
circle mo, paano mo sila mai-influence, mai-empower, and ma-activate yung kanilang full potential, yung God-given potential na meron sila. And lahat tayo is capable sa mga bagay na yan. Sobrang salamat din sa mga nakasama ko sa team. So, meron mga team-team doon. Pero all in all, one team lang naman talaga lahat doon na talagang dapat is magkaroon ng unity team. Okay? Hindi naman political aspect yun, but yung pagkakaisa ng bawat isa. Okay? And sometimes na dumadaan tayo sa mga thinking na parang napag-iiwanan tayo sa success. Okay? But it depends yung definition of success. Okay? Pwedeng yung success sa'yo is successful ka sa business mo. Okay? Successful, malago ang negosyo mo. Pwede rin namang success para sa'yo is successful ka dahil natulungan mo yung mga ibang tao. Okay? Success, wala yung definition. Ikaw yung magde-define ng sarili mong definition sa success. Okay? Ang challenge kasi ngayon sa social media, sa mga tao, parang tinitingnan nila ang success is about possession, success is about money, kung ano yung na-achieve mo, but wala talagang definition ng success. Hindi ko maibibigay yun sa'yo. Ikaw lang ang makakapag-define kung ano yung success sa'yo. Sobrang life-changing yung nangyari, sobrang transformational, and sobrang priceless, and yung experience sa 3 days events na ginawa ng Boys Box. And I believe, no, naniniwala ako sa values, sa mission ng Boys Box talaga na talagang i-build, no, i-build yung nation natin, i-build yung mga talagang leaders. And you are capable, lahat tayo is leaders. Okay? So kailangan lang natin talagang simulan, okay? I-accept, no, sa sarili natin na you are a leader. Leader ka. Okay? Leader ka. Lahat tayo is leader. Sa tahanan ka man, okay, sa family mo, sa mga taong nakakasama mo, leader ka. Ikaw yung magli-lead. Okay? Lahat tayo is leader. So once nagawa natin 'yon, talagang sobrang magiging valuable 'yon. Unang-una sa community natin, kung saan ka man, plus sa country na kinabibilangan natin dito sa Pilipinas. So sobrang makakatulong 'yon. Okay? Na kapag ikaw is leader, okay, na ikaw is talagang willing ka, okay, na i-accept lahat, okay, i-take yung responsibility na una ng mga tao mo, sa community mo, your following, your circle, is talagang nandun yung responsibilidad natin na talagang una, i-lead sila, ituro sa kanila yung tama, i-guide sila sa mga dapat na nilang matutunan, dapat nilang gawin. Okay? But kumbaga ikaw is magli-lead ka lang. Sasamahan natin sila. Okay? Ikaw yung magiging pastol ng mga tupa. And isa rin sa pinaka natutunan ko, ito, sa principle na shinare doon ni The Josh sa 3 days event is leading. Okay? It's all about leadership. By the way, yung topic talaga doon is leadership. Level up leadership. And hindi ko makakalimutan the way kung paano niya talaga ina-example yung mga teachings, mga lessons doon is principles from the Bible talaga. Principles from our greatest source talaga. Okay? Which is si Jesus. Okay? Paano niya nililid yung mga tao niya? Paano niya nililid yung mga disciple niya? And I believe on our business or nasaan ka man, it's all about discipleship. Okay? Discipleship. Ibig sabihin, paano mo sila dadalin sa mga tamang landas? Paano hindi sila maliligaw? So you are, as a leader, kailangan alam mo, no, kung saan sila daraan. We experience, lahat naman tayo, na may mga chances na naliligaw tayo, hindi natin alam yung dadaanan natin. Okay? But yung experience is yung nagtuturo sa atin. So our goal as a leader is i-guide sila. Okay? Ituro sa kanila yung mga tamang daan. Okay? Pagsamasamahin sila at hindi sila maligaw ng landas. So yun yung goal natin. And I believe once na in-accept mo yung katotohanan, so once na nagawa mo yon, sobrang fulfilling yon
no? Talagang ano yun eh, a priceless, sobrang talagang fulfillment sa sarili mo. Na may mga tao ka na talagang ngayon is talagang nakikita mo talagang okay na sila, successful na, ang daming changes, transformation, empowerment, iyon. Okay, it's not all about the money. Okay, it's all about the people. Kung paano sila na bago, paano mo sila na empower, na influence and activate yung kanilang God-given potential na pinagdududahan nila at alam nila na parang limited lang talaga sila sa mga bagay na gusto nilang gawin. There is no limitation. Limitless. Welcome to my life! Gusto ko lang mag-thank you sa mga coaches natin dito sa The Boys Box. Sa life-changing. Ayan. Yes. Thank you for trusting us. Yes. Ayan. Ayan yung mga mabibiting na coaches natin. Yes. Thank you so much again, the George and sa team ng Boys Box community. And I believe and we support you and I pray na talagang marami pa kayong ma-influence, matulungan, ma-activate ng mga leaders, no, ng bansa natin. And para yon sa ikukuunlad nating lahat. Thank you so much. God bless you all. This is Jay. Make today a better than yesterday. Be great.